Hello mga fitness. Nandito pa rin kami ngayon mga fitness sa Seafront, Seafront dito sa Maribilis, Bataan. Dahil ibaradero namin yung aming partner na Bards. Bards lang ang ibaradero. Kasi yung atin, yung kabayo natin, yung unit natin, okay pa naman yung CI, yung ating Certificate of Inspection. Okay pa naman. Hindi pa yung expiration, kaya pa tayo ibaradero. Yung Bars lang ang naka-schedule na i-dry dock. Isang linggo na, di pa rin kami na isampa. Di pa rin na isampa yung Bars na partner natin dyan sa dry dock. Nasa laot pa rin. Bihira tayo mag-upload mga fitness dahil busy tayo sa paperworks. May mga audit. Mga paperworks. May mga paperworks. Yan. Biro mo yan. Ilang folder ito. Mga reports. Dami. Ito. Mga yan. Sa mga authority. Subscribe. Mga weather updates reports. Yan. Hinihingi. Ito. Mga drills. Kung ano-ano pang mga reports na inaayos natin. Paperworks. Kaya busy talaga. Tutok muna tayo dito sa trabaho. Hanggang ngayon, di pa tapos. Paperworks. No? Ano paperworks? Opisina muna tayo ngayon. Opisina. No? Boy, opisina muna. Para sa dry dock ng ating barns. Punta tayo sa labas. Tingnan natin kung anong meron sa labas. Maya, nakaschedule na ulit yung trabaho namin. Paperworks muna. Opisina muna tayo ngayon mga fitness. Para makatutok doon sa trabaho talaga sa paperworks. Kaya bihira muna tayong mag-upload ng mga video. Nag-almusal pa yung tropa. Matapos ng almusal, paperwork ulit. Yung mga reports. Kung ano na pa mga reports dyan. Para sa pagdadry da. At pagpiprepare din sa mga isang linggo lang yan. Mga dalawang linggo. Balik biyahe ulit. Kailangan lang talaga tutukan sa ngayon. Punta tayo sa labas. Tingnan natin yung kung ano meron itong Seafront Shipyard dito sa Maribilis, Bataan. Doon sa mga may mga nanghihingi sa akin ng video clips. Pasensya na muna. Antayin nyo na lang. Isisend ko yan. Busy lang talaga. So, ngayon, trabaho muna tayo. Lalo na kay sino ba yun? Yung sa Cebu. Lingaw-lingaw ni Jipoy. Bay, pakihintay lang yung hinihingi mo, bay. Baka isipin mo nakalimot ako. So ito na mga fitness ang ating likurang bahagi na kung saan ay natatanaw natin ang ating partner na Bards na nakaangkurahe dyan sa gitna sa parte pa rin ito ng Manila Bay, coastal area ng Manila Bay sa parting Maribilis, Bataan. At dito naman medyo against the light. Yan, ito yung kanilang floating dock. Dito naman sa kabila ay mayroon din silang isang floating dock. So dalawa ang floating dock ng Seafront Shipyard dito sa Maribilis, Bataan, at meron ding nagdidiskarga ng coal na parin vessel. Dito pa rin sa parte nating likuran, may nakikita tayong tanker vessel, isang LPG tanker na kung saan ay halata namang bagong baradero na, siguro naka-standby lang, nag-aasikaso pa siguro ng kanilang papilis. So yun yung sa likuran natin mga fitness, nakikita natin yung dalawang floating dock ng Seafront Shipyard dito sa Maribilis, Bataan. At dito sa bandang unahan naman, dito natin makikita ang kanilang slipway. Ayan, maraming barko na nakabaradiro.
punong-puno. Ayan, matatanaw natin, mayroong isang unmanned barge. Yung kulay itim na yan, unmanned barge ang tawag dyan mga fitness, kasi walang accommodation. Ibig sabihin, hinihila lang yan, walang tao. Kaya unmanned barge. Ayan, may kasamang dalawang tugboat na nakabaradero rin. So, kitang-kita din ang kanilang rails. So, may katabi silang LCT. LCT mga kapitnis ay parang barge type na vessel pero self-propelled yan. May propeller yan. So, wala pang propeller na makikita. Ibig sabihin, hindi pa nakakabit. Ito naman ay floating crane. Tawag dyan ay floating crane na barge. Oh. Yan, kasi may crane. Kaya floating crane. So, yan. Napakarami palang slipway nila. Tayo, maghahantay tayo na magkabakante yan. Itong dinidikita naman natin mga fitness, ito ay ating sister vessel, no? Kasamahan natin ito na ibabaradero. Kung matatanaw natin mga fitness, ayan, may kulay puti na markings. Ang ibig sabihin yan mga fitness ay ini-x-ray nila yung bakal. Kinukuha yung kapal, no? Gauging, no? Gine-gauge nila yung kapal ng bakal. Kung ano yung standard na mapag-uusapan at hindi papasa sa kapal, yan, tatanggalin. Papalitan ng bagong plate, ayan. Pati yung flooring, ayan, may mga gauging. No? Ang gauging mga fitness ay ini-x-ray yung bakal kung gaano kakapal. At kung ano yung standard na kapal, ang hindi papasa, yun, papalitan na. So, yan, makikita natin may mga coal. Kasi yung kabila, may parin vessel na nagdidiskarga ng coal. Yan naman yung kanilang terminal, no? Imbakan ng mga kargamento. So, ibig sabihin, hindi lang ito dry dock, kundi mayroon din silang port, no? Dalawa. Shipyard at saka port ang pinanghawakan ng seafront dito. Ayan. At dito naman sa ating right side o kaya starboard side sa naval term, ayan, may natatanaw tayong tanker truck. Kinuunan din natin mga kapitnis dahil sa sunod na mga araw ay kailangan natin yan. Pag naubusan tayo ng tubig, mag-i-inquire tayo kung magkano yung per tons ng kanyang fresh water. At syempre mga kapitnis, matatanaw din natin yung mga dump truck na naghahuling ng mga coal kasi may nagdiskarga ng coal dyan sa kabila. Sa ngayon mga fitness, habang nagdiskarga ng coal ay walang hangin kaya hindi maalikabok. Ngayon, pag mahangin naman mga fitness, ay kanilang dinidiliga ng tubig para di maalikabok. So ayan mga fitness, yung LCT na kulay asol, malamang pag nakababa na yan, ipapalit itong dinidikita natin na sister vessel. At dito siguro sa kabila, baka yung ating partner na barge ang ipapalit dyan. So hanggang dito na lang mga fitness, nandito pa rin kami sa seafront, shipyard sa Mariveles, Bataan. Salamat sa panonood, hanggang sa muli mga fitness.